Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang dakilang katapatan, sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. At yung iba yun niyang pag-iingat sa buong isang linggo. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpapatuloy. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat sa isang linggo pong nagdaan. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga bagay na aming natatanggap mula sa iyo. Salamat o Diyos sa patuloy na pagbigay mo sa amin, pag-sustain mo sa amin, pag-strengthen mo sa aming mga pananampalataya. Salamat o Diyos at sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. We allow the Holy Spirit to move to each one of us. Let your name be glorified. Let your name be exalted alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14, we will be reading from verse 22 up to 33. Sige po, verses 22 to 33. Matthew 14, verses 22 to 33. Ang mensahe po ngayong umaga ay pinamagatan po natin ng Why Did You Doubt? Sige po, basahin po natin. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Mga kapatid, ang nangyari ang eksenang ito nung tapos na pong nagpakain ng ilang libo katao ang Panginoong Hesukristo kasama ng mga disipulo. At matindi po yung mga milagro na ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Pinakain yung mga maraming tao sa ilang pirasong tinapay at isda. At ito po'y and all of them were filled, all of them were satisfied. At nasaksihan po ito ng mga disciples. Then after the feeding of the multitude or the crowd, Jesus commanded the disciples to get into the boat and to go ahead of him to the other side of the lake. So while he dismissed the crowd, the disciples were into the boat, going to the other side of the lake. So after Jesus dismissed the crowd, he went up to a mountainside to pray. There he was alone, sabi ng scripture, while the disciples also ay malayo na po sa pampang o sa dalampasigan. Then, wala pong sinabi ang Panginoon sa mga disciples na on the fourth watch of the night, or between 2 to 6 in the morning or 2 to 5, ay sila po ay dadanas ng matinding unos o bagyo sa gitna ng laut. Wala pong sinabi. Ang sinabi na ng Panginoon sa Kristo, mauna na kayo sa akin. Sumakay na kayo, mauna na kayo
siya na ang mag-dismiss the crowd. The disciples encountered the storm. Hindi nila alam na bigla na lang magkaroon ng bagyo sa kanilang pagbabiyahe. Pero ang Panginoon, hindi to surprise sa kanya. Ngayong umaga, titingnan po natin ang ilang mga bagay. Ang pamagat nga po ay, why did you doubt? Grabe yung takot ng mga disciples sa sobrang bayo ng hangin, lakas ng alon na humampas sa kanila. Grabe yung kanilang naramdaman. Grabe yung kanilang takot na naramdaman. Pero alam ng Diyos ito eh. Alam ng Diyos na mangyayari ito sa kanilang paglalayag, sa kanilang pagbabiyahe. At during this time, habang hinahampas ng malakas na alon at hangin ang mga disciples, ang Panginoon Jesucristo ay nasa mountainside na nananalangin. He was alone. Inupinauna niya. Mga kapatid, ang bawat unos ng buhay ay mayroong purpose. Ito man ay malakas na bagyo, ito man ay malakas man ang hampas ng hangin, malakas man ang hampas ng alon, hindi ito surprise sa Panginoon. Dalang may tinitingnan ng Diyos sa bawat unos na ating kinakaharap. Sa bawat storm, sa bawat crisis na ating kinakaharap sa buhay, hindi after ang Lord kung gaano kalakas, hindi after ang Lord gaano kabilis o kahina o gaano man ito katindi, after ang Panginoon, ano ba yung response natin? Paano ba tayo mag-react during the crisis or during the storm? So, mga kapatid, kaya ang kanyang tanong, dahil doon sa storm na yun, nalantad ang laman ng puso ng mga disipulo, lalo na po si Pedro. Anong sabi ng Panginoon? Oh, you of little faith, he said, why did you doubt? Bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nagdududa? Bakit nga ba nagdududa si Pedro nung sinabihan siya ng Panginoon na come? Lumakad na siya. He got out from the boat and started to walk on water. Then, unti-unti, he was sinking. Anong sabi ni Pedro? He cried out, Lord, save me! And the Lord reached out his hand. Yung sabi ng Panginoon sa kanya, you of little faith, why did you doubt? Oftentimes, mag-experience tayo ng storm. Pag nagpanik na po tayo, pag tayo po ay natatakot na, kalimitan po, pumapasok po yung sinasabing doubt o pag-alinlangan o pagdududa. Bakit nga ba? Bakit nga ba tinanong sila ng Panginoong Hesukristo, why did you doubt? Mga kapatid, bakit nga ba? Why did they doubt yung pinapagawa o yung pagsabi ng Panginoon, come. Lord, if it is you, let me come to you on water. Yung sabi ng Panginoon, come. Pero bakit si Pedro, hindi niya natuloy-tuloy yung paglakad niya sa tubig? Bakit siya nalunod? Kinirebuke siya ng Panginoon eh. You little faith, why did you doubt? Bakit nga ba nagda-doubt si Pedro? Bakit natanong ng Panginoon, why did you doubt? Una po, sa verse 22, mayroon na pong kumad. Yung kanilang pagpalaot, yung kanilang pagpunta sa kabilang pangpang, ay hindi po yun kalooban lamang nila, kundi kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kalooban ng Diyos. It is the will of God. Bakit nagtanong ang Panginoong Hesukristo sa kanila o kay Pedro na, why did you doubt? Una, yung kanilang biyahe na yon, hindi yun out of the will of God. It is with the will of God. In verse 22, sabi ng Panginoong Hesukristo, immediately Jesus made or commanded or instructed the disciples to get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. So, it is the Lord Himself who instructed the disciple to go ahead of Him. So, yung storm na yun, hindi yun na pangyayari dahil sila ay wala sa kalooban ng Diyos. Na pangyayari yun dahil sila ay nasa kalooban ng Panginoon.
And why did Jesus allow the storm to happen? Una, nakita po na ilantad po ang laman ng puso ng mga disciples. Pag sila'y dumanas ng storm, una pong nakikita sa kanila yung pagdududa, yung doubt, yung pag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon, why did you doubt? Bakit nga ba sila nagdududa na yung kanilang biyahe na yon, hindi yon labag o labas sa kalooban ng Diyos? There are times na pag naka-experience tayo ng storm, sasabihin natin o crisis, sabihin natin, kasi wala tayo sa kalooban. No. Being in the will of God ay hindi po pinapangako na smooth sailing ang buhay. In fact, sabi ng Panginoon sa Kristo sa John, sa aklat ng Juan, sabi niya, in this world, you may have trouble, but take heart, I have overcome the world. Walang smooth sailing life, walang bed of roses sa ating pagsunod sa Panginoon. In the will of God, we can experience storms in life. But that storm is not intended to harm, to destroy us, but it is intended for our growth spiritually. It is intended for us to know more who is really our master. To whom shall we really trust ang ating, ini-entrust ang ating buhay? Una po, bakit tinatanong ng Panginoong Hesukristo, why did you doubt? Dahil alam ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ang nagsabi, kalooban, nasa kalooban sila ng Panginoon. Whatever happens, bakit sila magdududa? Nasa kalooban sila ng Panginoon. It is the will of God. Pangalawa, bakit po nagtanong ang Panginoong Hesukristo, why did you doubt? You have little faith. He said, why did you doubt? Bakit? Noong sila'y binayo na ng matinding hangin at alon, His ever presence, the very presence of the Savior, the very presence of the Master is available. Nandoon siya. Nandoon po siya. At ang ito pa po, hindi lang siya basta-basta naroon. Bakit nga ba lumalakad ang Panginoong Hesukristo sa tubig? Di ba nung makita siya ng disciples, they were afraid, they were terrified, and they shouted, they exclaimed, it's a ghost. Anong sabi ng Panginoon? Do not be afraid, it is I. Huwag kayong matakot, ako ito. Pinakita, bakit Jesus Christ, why Jesus Christ walk on the water? Pinakita ng Panginoong Hesukristo na yung kinakatakutan nila, yung napakalakas na alon at hangin na kinakatakutan nila, inaapakan lamang ng kanilang master. In times of crisis, in times of storm, why did we doubt? The very presence of God is always available. Isa pa po ang nakikita natin dyan. Bakit nagtanong ang Panginoong Hesukristo, why did you doubt? Di ba nila naintindihan? He allows the storm to happen for a purpose. He is sovereign. Bakit inalaw niya yung storm? May storm silang naranasan sa Matthew chapter 8, starting verse 23. Mayroon silang storm na naranasan. At yung storm na yan, kaasama nila si Jesus Christ. Sabi pa niya, don't you care if we are drowned? Kasi natutulog ang Panginoong Kristo habang hinahampas sila ng malakas na alon at binayo ng malakas na hangin ang Panginoong Kristo during the time ay natutulog. And they were so afraid, they were so terrified in that situation. Inalap, itong kanilang pangyayari ngayon, ang storm na kanilang dinanas, pinahintulot ng Panginoon. And that is God's sovereignty. May purpose ang Panginoon bakit niya ito pinahintulot. Bakit po? Alam ng Panginoong Hesukristo na sa kanyang pag-alis ng ang kanyang mga disciples na ang kanyang maiiwanan, alam niya na dadanas ng maraming pagsubok, maraming crisis, maraming storms ang kanyang disciples. Talagang tinuturuan na niya, gusto niyang matuto ang kanyang mga disciples not to trust to anything else, but learn to trust Him. May itinuturo ang Panginoon dito. May itinuturo sa bawat disciple ang Panginoong Hesukristo
why did he allow the storm to happen? Isa pa po, bakit po nagtanong ang Panginoong Kristo, why did you doubt? Bakit niyan? Kasi po, pag alam ng mga disciples, bakit nagtanong ang Panginoong Kristo, why did you doubt? You have little faith, why did you doubt? Yung pangyayaring yon, it is on his right time to do it. Habang binabayo ang mga disipulo, noong umpisa pa lang, hindi po agad pumunta ang Panginoong Kristo. There are times pag dumanas tayo ng storm, gusto natin agad rescue. At pag hindi tayo na-rescue agad, nagdududa na tayo kung kasama ba talaga namin ang Diyos? Mahal ba talaga kami ng Diyos? Talagang nakikita ba talaga kami ng Diyos? Diba? Kasi ayaw nating mahirapan eh. Ayaw nating dumanas ng storm. Ayaw nating dumanas ng crisis. Pero alam niyo po ba, ang storm po hindi madali. Ang crisis po hindi madali. Lahat po tayo alam natin hindi madali. Storms and crisis, trials are not easy. But they are necessary for us to grow spiritually. For us to grow deeper in our relationship with our Savior and Lord. Inalaw ng Panginoon, it is His right timing. Siguro naisip ng mga disciples, bakit di ka dumating nung umpisa pa lang? Grabing takot na ang aming pinagdadaanan. Pero alam niyo po ba, di natin pwedeng ikahon ng Diyos. Di natin pwedeng diktahan ng Diyos. Dahil alam niya, in His sovereign will, alam niya kung kailan siya magre-rescue sa atin. Kailan niya tayo ire-rescue. Alam niya ang kanyang time. Kaya nagtanong ka pa ni Jesus Christ, why did you doubt? It is His right time. It is the time for Him to allow that storm to happen to the disciples. Kaya, but why did you doubt? God is in control of our time. Alam niya, God is never late, never in advance. God is always on time. Kung kailan tayo, siguro tayo minsan, kaumpisa pa lang gusto natin, agad-agad nandoon na yung solusyon. Agad-agad nandoon na yung kasagutan. Pero hindi, alam ng Diyos kailan ang perfect time for Him to act on our situation. Why did you doubt? God is always in the right time. God is always on His right time to act and to rescue us. Huwag tayong magdududa. Huwag natin pag-alinlangan dahil ang Diyos ay nakakaalam sa lahat ng bagay. May isa pa po, bakit siya nagtanong? Why did you doubt? He is always interceding for them, for you and for me. Sinasabi po yun sa aklat ng Hebrew, day and night, He is interceding for us. Bago pa lang mangyayari ang sitwasyon na yon, nandoon na, bago pa lang sila bayuhin, bago pa lang sila dumanas ng matinding unos sa gitna ng lake, ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin na sa kanila in advance doon sa mountain. Naalala ko po doon sa, si Peter din ito eh, yung Luke 22 verse 31. Nasabi niya, Peter, Satan asked me to sift you as wheat. But don't, ano sabi niya doon? Pero huwag kang mag-alala. But don't be afraid. I already prayed for you. See? Bago pa lang si Satanas, o habang si Satanas ay nagre-request sa Panginoong Hesukristo na ligligin ko yan si Pedro. Naghumingi ng pahintulot si Satanas sa Panginoong Hesukristo na ligligin, I will sift Peter as a wheat. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, inalaw ng Diyos na ligligin ni Satanas si Pedro. Pero ano sabi niya? Pero Pedro, huwag kang mag-alala. I already prayed for you. And when you come back, strengthen your brothers. See, bago pa lang dumating ang anumang crisis sa buhay natin, our Lord and Savior has already interceded for us. He is interceding for us and He is continually praying for us day and night. Why did you doubt? Bakit tayo magdududa? Bakit tayo mag-aalinlangan? In the midst of the storm, Jesus, our Savior, is praying for us. And before that storm, prior to any storm and crisis, kahit yung kinakaharap natin ngayon, our Master,
our Lord, our King, had already prayed for us. And even now, He is praying for us. Bakit po, last, bakit tinanong ng Panginoong Jesucristo sa kanila, "Why did you doubt?" May binitawan siyang salita. "Why did you doubt?" Jesus gave them already His word. "Why did you doubt?" He received the powerful word of the Savior. Ano sabi ni Peter? "Lord, if it is you, tell me to come to you. Tell me to come to you on water." Just one word from the Lord. Then Peter walked on water. Ano yung word na yun? Come. In the midst of every storm, crisis, and trials, just one word from the Lord, and it will change everything. Nung sinabi ng Panginoon, ni Pedro, "Lord, if it is you, let me come, let me walk on the water." Anong sabi ng Panginoon si Jesucristo? Just one word, "Come." And Peter was able to walk on the water. Napakahalaga na sa panahon ng crisis, sa panahon ng storm, sa panahon ng pagsubok, hindi po tayo mag-aalinlangan. Dahil una, alam natin na tayo ay dumanas ng pagsubok o dumanas ng crisis, pero nasa kalooban tayo ng Panginoon, wala tayong dapat ipapangamba. Bakit po mas pinili ng Panginoon Jesucristo na dumanas sila ng storm kaysa manatili sila doon sa lupain o doon sa land na may tendency na tataas po ang kanilang pride at maging yayabang sila? Bakit? Sa dami ng milagrong ginawa ng Diyos, sa kasikatan ng kanilang master, sa kasikatan ng kanilang, sa popularity ng kanilang teacher, silang tagasunod, imposibleng hindi po mapalakpak ang kanilang mga tainga. Iniwas sila ng Panginoon doon sa kasalanan ng magiging prideful ang kanilang mga puso. Bagkos, inalaw sila, pinahintulutan silang dumanas ng unos upang makita nila. Anong nakikita nila? Si Pedro ay napakagaling. Si Pedro ay napakagaling na mangingisda. Imposibleng takot siya sa mga unos. Ilang bagyo na kaya ang kanyang pinagdaanan as a fisherman. Pero bakit at this point in time, imbis na lumangoy siya, imbis na gumawa siya ng paraan upang hindi siya malunod, bakit sumigaw siya? Nung siya ay palubog na, bakit sumigaw siya sa Panginoon na, "Lord, save me"? Mga kapatid, ang unos na to ay nagtuturo kay Pedro personally not to rely on his own ability and not to depend on his expertise sa buhay. Napakagaling ni Pedro. Pwede siyang lumangoy during the time. Pwede siyang bumalik sa bangka. Alam niya kung anong dapat niyang gawin. Pero anong namumutawi sa kanya? Ano po nangingibabaw sa kanya? Ang kanyang dependence sa Panginoon. So dito natin nakita, na pinakita ng Diyos, na huwag kayong mag-rely on your own understanding. Huwag kayong mag-rely sa inyong galing. Huwag kayong mag-rely kung anong mayroon kayo. Mag-rely kayo ng buong buo sa Diyos. Mag-rely tayo ng buong buo sa Diyos. Bakit nga ba sa bawat storm ng buhay na si-shaken tayo? Bakit nga ba sa bawat crisis ng buhay tayo po ay nayayanin? Dahil alam mo ba, kagaya ni Pedro, lahat ng disciples kasama si Pedro nandoon sa bangka. Pero nag-iisan lang si Pedro na nag-dare na umalis sa bangka. Lahat ng disciples nandoon sa bangka, sitting and watching kung anong mangyayari kay Pedro. Pero si Pedro lang ang naglakas ng loob na umalis sa bangka. Ang bangka po ay security sa kanila. Ang bangka po ay comfort zone sa kanila. Pero si Pedro ay nangahas po na umalis sa bangka upang lumapit sa Panginoon. Because of the word, "Come." Mga kapatid, hindi madali na umalis sa comfort zone. Bakit tayo nayayanig
po tayo dumanas ng crisis. Ito ngayon, itong pandemic na to na corona COVID-19, itong coronavirus na to, bakit tayo nayayanig? All of a sudden, bigla tayong, dati-dati, we are free to go kung asa natin gustong pumunta. Travel tayo sa ganun, pag may pera tayo, punta tayo sa ganito, punta sa ganyan. Pero all of a sudden, bigla tayong kinontain sa mga ating mga bahay. Biglang twist yung mga sitwasyon. Bakit tayo nayayanig? Bakit tayo nasishaken? Dahil po, na-stirred up po ang ating comfort zone. Nabulabog po yung at ano yung comfort zone natin, yung ating daily routine na memorize na natin ang ating dapat gawin, alam na natin araw-araw kung ano yung ating dapat gawin, pero all of a sudden tinanggal tayo doon at kinontain tayo na oh, bigla tayong hindi tayo sanay. Ang mga mangingisda, si Pedro, sanay silang nakalulan, marami na silang bagyong pinagdaanan. Pero ito yung bagyo na si Pedro ay umalis sa bangka at lumakad sa tubig. Habang bumabayo ang malakas na hangin at malakas na alon, si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kakaibang experience ito for Peter. While others are sitting and watching on the boat, Peter got out from the boat and started to walk towards Jesus. Pag dumanas ka ba ng crisis? Pag dumanas ba tayo ng storm? Shaken ba tayo? Or are we trusting the Lord? Tayo man, anumang sitwasyon, anuman ang ating kalalagayan sa buhay, isang bagay lang po, ma-comfort zone ma yan, or we're getting out from the comfort zone, huwag nating i-allow ma-shake tayo sa mga pangyayari. We will continue to trust God. O nating ilagak ang ating security sa ating comfort zone. O nating ilagak ang ating security sa ating secure tayo. Wala akong ano ngayon. Alam mo ba, minsan masyado tayong kampante dahil malakas tayo, wala tayong naramdaman. Then all of a sudden, maraming ganito, walang naramdaman. Then all of a sudden, biglang tamaan ang karamdaman. Anong gagawin natin? Anong gagawin po? At minsan po, nagtatanong tayo sa Diyos. Been pray. Diba, nananalangin tayo, pero hindi pa rin, hindi ginawad ng Diyos yung kagalingan, hindi tinanggal ng Diyos yung ating struggle. Ilang beses na pinapanalangin, mga kapatid, dapat nating maintindihan na even if yung ating pinapanalangin at ating ni-request sa Panginoon, kahit sa tingin natin wala siyang kasagutan, huwag tayong mag-alinlangan at huwag nating pagdududahan ang ating pagtitiwala kung sino at ano ang ating Diyos. Why? Even Paul pleaded 3 times to the Lord to take away his thorn on the flesh. Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Bakit po? Sa bawat unos, sa bawat crisis, sa bawat trial, labis-labis ang biyaya ng Panginoon na ipaparanas at ibubuhos sa atin. Ulitin ko po ang ating pamagat ng mensahe, Why Did You Doubt? Mayroon ka bang sitwasyon ngayon sa buhay na pwede kang tanungin ng Diyos na bakit ka nagdududa at nag-alinlangan? Kapatid, pagkatandaan mo, wala kang dapat ipagdududa at ipag-alinlangan. Una, kung alam mo ay nasa kalooban ka ng Panginoon. Pangalawa, alam mo na ang presensya ng Panginoon is available for you at all times. Alam mo na ang Diyos ay makapangyarihan. He is sovereign. Whatever, wherever you are in right now, whatever circumstances, whatever you are encountering or experiencing right now, He is sovereign. He is in control. He will never leave you nor forsake you. And it happens. God allow it to happen for a purpose. Not to harm us. Not to harm you. Pero para saan? For a good purpose. Huwag mong pag-alinlangan. Bakit? Ito yung perfect time ng Panginoon na ginawa niyan. Na inalaw niya yan para sa'yo. At huwag mong pagdududahan
do not doubt. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na nananalangin para sa iyo. It's a very comforting thing to know na kahit pa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, ay hindi na tayo maalalang ipanalangin, pero yung Diyos, yung Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo, ay patuloy na nananalangin para sa iyo at para sa akin. At wala tayong crisis na hindi malampasan at hindi mapagtagumpayan dahil ang ating Savior mismo ang nananalangin para sa atin. At tahit po sa ang pinakahuli po, huwag mong pagdududahan at huwag kang mag-aalinlangan. Kung mayroon kang salita ng Diyos na patuloy na kinakapitan, just one word from the Lord, and everything will be alright. Everything will pacify. Everything ay magkaroon ng kapayapaan ang iyong buhay. Isang mapagpalang umaga po muli, uulitin ko po, sa panahon ng crisis, sa panahon ng storm, hanggat maaari, iiwasan natin tanungin tayo ng Diyos, why did you doubt? Hindi, sa halip, bagkus, kasiyahan niya tayo, kalugdan niya tayo. Dahil in times of crisis, patuloy tayong nagtitiwala at hindi tayo nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Concern siya sa'yo. Concern siya sa'yo. Kung concern siya sa sparrow, masigit siyang concern sa'yo. The very numbers of your hair ay alam ng Panginoon.